Number one means you're always on top. You're number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng pase, tinututukan ang taga Bicutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Na Votas, para niya kay Valenzuela Mandaluyong Kalookan, patok sa Marikina, ang hilig na Taguig, atin na rin, ang Milenyas na Manila, number one sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Milenyas ang Baluarte. The Millennials Choice. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. Saya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo, iRadio. I'm sure sasaya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutukan na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo, iRadio. I'm sure sasaya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Sigurado, pangako. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Ito po ang iRadio. At sino naglilingkod para sa Thank you.
madalas maling landas ang aking nilalakaran. Marami na akong nagkasalamuhan, marami na matang tumingin sa akin ang di tama. Harapang lahat ng aking ginagawa ay di akma. Kahit papagbutihin ko'y may masasabi pa sila. Sa kanyang maglilingkod, di nahahayang pa ay matalisod. Walang iba sa'yo lamang, tuhod ay luluhod. Dahil walang ibang karapatan naluwalhatiin at purihin ng tapat, kundi ikaw lamang, O Diyos, magpakailanman ang dapat na sambahin ng buong sanlibutan. Grabe siya. Walang katulad. Good morning guys. Good morning Metro Manila. Mainit ang umaga na naman. Sama-sama tayong magiging saksi. Hanggang 9 o'clock tayo tonight. Makakasama po natin Mami Jose Cordero. Susunod yan mamaya. Abangan. At syempre, Mami Shi Pagod. Maghapon sa bahay. Hindi umalis. At nagluto. Umalis nga po. Umalis ba? Oo nga pala. Oo nga pala. Naglabas siya. Nagluto. Namalengke. Hindi ah. Nagpunta ako sa ano. Saan? Aray ko sakit ng tiyoko. Mihilab. Aray. Ayan. Sumasakit. Mihilab ang tiyoko. Bakit? Anong kinain mo? Mga
Yung microphone mo ang layo. Kung ano. Oo. Oh, pumatig ka na. Sandali muna. Ikaw muna. Ah. Bilis muna. Alam niyo kasi kanina, pagdating ko, nagluluto siya. Oh, ano, siyempre. Ano ba niluluto niya yun? Baby back ribs with oyster sauce. Naparami ng ano, tomato paste. Pero, okay naman ang lasa eh. Oo naman. Ang sarap naman ah. Oh. Hiningi ko nga sa kapitbahay. Spare ribs. Oh, diba? Tapos nagampan niya ng ano, ng baby patatas. Oh. Sarap yung patatas na yun eh. Oo, maliliit siya. Maliliit, kaya nga baby patatas eh. Yeah. Okay. Dali lang po. Sino mo yung grabe dyan kanina, no? Grabe siya. Babang. Grabe siya. Okay, ganda, ganda yan. Yung buko, tinaas ko na lang na ganyan, syempre. Mm-hmm. Headband, headband na lang. Yeah. Kasi alam na this. Yeah. Mamaya pa ako magsishampoo. Anyway. Ayan, good morning po. Ay, pagod din naman po. Lahat. Maraming achichuchu. Maraming aberya sa... Ewan ko ba, sabay-sabay naman. Mga aberya. Dumating pa yung si Judith. Stress ka na naman. Oo, ang laki kaya nun. Eh, ba't may naisip? Hindi naman ikaw magbabay. No? I'm not sure yet. May isip. Kasi may sulat sa akin ng ano eh, Social Security. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome ulit sa ating live dito sa iRadio. Okay. Bumati na ta. Magbati na ta. Number one sa aking listahan. Sabi ni Papi. Kasi nahuli ako ng ilang siya na naman! Siyempre si Joyce Ortelia. Good morning! Mary Grace Sabitin. Hi! Hello! Rachel Joy Bonete. Si Joyce Mendoza. Joyce Mendoza! Mel Cruz. Hello! Si Dada Celino Hamrado. Si Sandy Salubayba Cabernilla. Brother Sammy Santos. Aba, malapit na. Ahay! Malapit na. Morgan Viernes Tapambi. Manilyn Agustin. Maridette Gamos. Si graduate boy. Oh. Alain Gintala. Okay, hello then. Hi. Sino ba? Si Nanay Dolor Cristobal. Hello kay RJ. At kay Noah. Ayan. Evangeline Mano. Han Kiraishi. Hello, Han. Negra Pepita. Estora Maribel Clejano Cruz. Mami Irene Manalo. Mami Irene, good morning. AR Santiago. Hello din kay Mayet Gozo. Mayet Gozo, andito sa kahapon nila. Ayan si Rose. Sarah Cristobal. Abang. Si Anne Morales. Hello. Grabe. Uy. Grabe naman. Uy. Marichu Gamo. Uy na naman eh. Uy. Uy na yan. Pag malalim. Alam mo yung pagkakabi na uy. Tsaka uy. Oy. Iba yon. Ibig sabihin sinasaway mo. Ah, ganun. Pag uy. Para bang uy. Ganun. Kailangan may pagkakaiba ba yun? Oo. Yung intonation niya. Uy. Para bang uy. Eto yan. Anong pangalan mo? Tatanong ka. Anong pangalawa? Galit ka. Anong pangalan mo? Malambing. Eh? O, diba? Ganun ba yun? Nag-aralan yan sa ano, sa... Pero yung uy ba yun? Oo, the way how you say it. Uy! Gira naman yun. Uy lang yun, o. Uy, kinikilig yun. Dami na namang, ano. Ganun na naman yun, o. Yes. Oo. Pareho din yun. Hindi, ah. Nag-aralan yan sa school, ano. Yeah? Yes. Siguro tulog ka nun. Absent ako nun. Hindi ako pumasok. Wow. Sabi naman ni Diyos. Manchi, how to be you po. Pretty every day, every hour, every minute, every... Oy, I show up. It's a prank. Para kang si Papshi. Lagi akong pinaprank. Ako na naman nakita ninyo. Tama na yan. Lagi akong pinaprank. Okay. Hello, Mami Irene. Mami Irene Manalo. Short, less than a minute. Video greetings for your mom. Okay. So,
Send it now. Less than a minute. Oo, may sino pina. Sino ba? Mga 2 minutes siguro. Ay, wala na. Wala na tayong programa. Mga ganon? Siyempre, si Nanay Dolor Cristobal. Hello, mother, ha? Ang nang sasagot. Hello, Beck. Asan ka? Dalawin mo naman. Ako. Hi. Ano gagawin natin? Nasa likod mo. Hihilutin natin. Pinatawag ko na si ano. Yung ating manghihilot dyan. Yung meron akong kilala manghihilot dyan. Sino? Patanggal mo na. Alam ko na ako kung ilalagay ito sa likod ko. Dali ha. Sandali lang po. Ah, yung kanyang pangmasahe niya. Yung kanyang anong tawag ito? Caution. Caution. Yan, masakit ang likod niya. Ewan ko ba? Ganyan talagang sign of ano na. Hindi, yung sakit ang sakit. Tawagin mo nga rin Joyce nga. Pakitawag si Mang Kepueng. Yung mismong operation ko. Para nagsisrink ako, gumaganan ako. Ayan. Mamaya, lalagyan ko na sa lompa. Lagyan daw ng ano, pahira ng epicacin oil. Marami ako dyan pang pahid. Mamaya, bukas na ako mag-shower, maligo. Para, di ba sabi nila para makapagpahinga. Ayan. Kailangan niya relax. Uy. Kahit sa trabaho din, busy na rin kami ngayon. Lalo sa operation. Eh. Inuwi ko yung mga trabaho. Alam mo na. Uy, grabe ka oh. Naalala niya lang ako pag gaganon. Sino yun? Sasaktan ko. Sige, pakan mo. Para ano. Sinong mas nakakagigil? Yung hindi sumasagot o yung hindi nagbabasa? Sabi niya, telegebe. Bakit siya sumasagot? Hindi naman siya pinaririnig ang... Hindi, wala naman siya sinasabi din. Telegebe. Yung ano yun eh, yung nasugatan. Sugatan ng kamay, isa kamay ka. Hello, taga Laguna, San Andres Alaminos. Aba? Oh, Laguna, San Andres Alaminos. Alaminos? Iba yung Laguna. Iba yung Pampanga? Laguna, San Andres Alaminos. Ayan. Sino yon? Tao ba yon? Ewan ko sa kanya. Naalala niya lang ako pag ano. Pag ano? Alam mo na. Pag sumusweldo. Hayop! Apat pa? Hello, Nanay Rosario Lising. Are you ready to party? Ay, nako. Ayan. And yun din si Eka. Andes Velasco. Sabi niya, Kulichiwa, Minasan. O sinong Minasan? Ba? Tagal na wala, naging ano na, naging Japayuki na siya. Japan. Saan nagpunta yan? Hindi nag-Japan nga. Am-am, Ledger, Heya, Pepe. Sabi ni Mary Grace. Am-am, Ledger, Heya, Pepe. Masama palang nagiging yan. Ledger. Masama pa lang pagka iba nang ano nawawalan ng telepono no. Wala nang internet. Iba naging epekto. Good morning po Air Radio, sabi ni Mami. Si Nanay Rosario Lising at Loren kay Lynn Salen. Hello po. Mary Grace Gamayn Kabigting, hayop daw, apat pa ako, kulay pink. Sabi ni Mary Grace Kingiwi ni Eng Bibig Isheste. Oh, ano na naman yung salita na yun?
E-language. Parang ano na. NSM na kasi. Ano? Ewan. Nasasakit na naman ang ulo ko pag... Okay. So si Ente mag-abroad na. Very good. Pumunta na siya ng ano. Pumunta siya ng Iraq. Wag kasi may daldal ni siya de. Mag-abroad na siya roon. Well, hekep, bekep, ganyan hehehe. Paano mag-abroad din eh? Wala nga ang passport siya. Eh di, papagawa. Wala nga ang birth certificate. Eh di, papagawa din. Punta sa ano, sa, punta ka sa Quiapo. Pupunta daw siya sa... Sarekto, sarekto. Pupunta marami. Daw siya sa North Korea. Ayos. Nakapag-meeting na kay Kim Jong-un. Si Kim Jong-un. This is iRadio servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nagbro-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Ayan. Na para akong nabibingi pa. Ano ba yan? Dami na. Sakit talaga likod, ano? Sakit. Oo, oh, pagod talaga. Pinandigan niya yan hanggang meme, eh. Nakapagod. Patikin nga nito. Bakit meron na ba siya ano ngayon? May internet na ba siya ngayon? Sino? Si ano, si Pente Minek. Rosemary Rimorto Narvato. Ah, hi. Rose, long time no see. At saka si Moven. Moven. Oo, nabasa ko na siya. Rosemary. Kapambi. Nagpupunta na dati to si Rosemary Rimorto. Ayan. Narvato. Hello, Rosemary. Nakakalak ng panga, ano ba yan? Pati tawa. Maglayo ka nga ng ano, para matanggal yung sakit yung tiyang ko. Ano? Humihilab yung tiyang ko eh. Ano para manganganak. Ano? At siyempre kakanta. Kanta ka naman. Ako? Bakit ako? Wala naman kasi pwedeng... Ayaw naman nila kumanta eh. Bakit hindi si Rejoice? Paano natin pakakantahin yan? Aba, edi, tawagan mo yan. Hmm. Oh. Oh, kanta ko daw Rejoice. Andiyan ang dami mga singer dyan. Oh. Si, pakantahin mo si ano dyan. Si, Kabigting. Yan, mausay kumanta rin yan. Sabi niya, wait lang, wala akong bra. Uy! Uy! Kele ke, hingging me ete. Si Joyce, gusto niyo daw ba umulan? Ay, yeah. Yun na. Gusto ng tao yan. Sige na. Kumanta ka na. Sabi nila, gusto niyo daw pakantahin si Jose Marichan para lumamig. O, di ba? Para Pasko na agad. Hello, hello kay Nor Baldovino. Ay, ano ba yan? Naku po, Papsi, nervous pati ka. Para lang malagyan yung pagkain yung kanilang bituka. It really breaks my heart kung siguro billionaire lang ako. Yun lang, kung ano lang kaya ko. That's a we can always pray for them na sana mayroong tumulong sa kanila. Nakaawa po. Meron yung isang nakita ko yun sa diary pa noon o kaya sa Google. Isang ano siya, journalist, kinukuha na niya ng picture yung isang batang mamamatay na, nakaupo siya. Tapos nakatabi sa kanya yung malaking ano, ibon. Nakakainin na siya anytime pag nandun na siya. Ay, yung buitre. Buitre. Nasa tabi niya. Nasa tabi niya na yung buitre.
Kasi hindi na siya gumagalaw, nakaganon lang siya. Pero buhay pa siya. Tapos kinunan nung ano, habang kinukunan niya, siya umiiyak, tumutulan luha, and then I think nagpakamatay yun, yung babae yun. Nagpakamatay na lang. Sa sobrang depression niya. Wow. Doon sa ano. Talagang yung iba dyan, hindi makatiis ng init. Mm-hmm. Init lang. Eh doon mas mainit pa doon sa Africa. Mainit na. Wala pa silang tubig. Mainit na, wala pa makain. Yes. Kaya oo. Talagang blessed na blessed pa rin tayo. Mm-hmm. Yeah. Wala tayong karapatang magreklamo. Pag dumapo sa atin ang isang problema, we don't deserve to complain. But we just have to lift up everything. Hindi kasi alam mo problema sa atin eh mapaghanap. Yung bang hindi marunong ma-satisfy. Ay ayaw i-download daw latest version. Ang alin? Yung sa kanya. Alin ang sabi ni ano? Ni Rejoice. Alin ang ayaw ano I don't know kung ano yun yung para maririnig. Kaya ito ay ano lang naman. Paalala lang, hindi lang sa inyo, sa atin lahat. Sana yung mga nanonood din na nasa hindi pumapasok, I don't know kung iba na intindihan yung sinasabi ko, but yun, we just have to pray for those na talagang hindi makakain, yung totally hindi kumakain, na siguro tubig na lang. Even the food, even the water, they don't have it. So, wala na nutrition ng katawan nila. So, kahit wala silang sakit, dahil wala na nutrition ng katawan, nangihina. Yun na, hindi na makagalaw. Mismong langaw, dumadapo sa mukha, hindi mabugaw. Eh, pati na lang sa bibig na yun. Oo, kasi hindi niya na magalaw. Hello! Ay, nako. Lord, bakit ganito? Magpapakamatay na lang kaya ako. Oh my gosh. May ganun, ano? May taong ganun, ano? Kamakailan lang nag-post yun dito. Sabi, pahag naman, pahag. Saka! Ewan ko. Si Brother Sammy, tulad ngayon, nag-i-snack daw siya. Nag-i-hirap daw yun, no? gigil ka, huy. Sliced bread with peanut butter ni Aling Suling. Oy, sarap nun, ha? Gano'n mo yun. Naka-peanut butter pa siya. Hindi, si ano yan, si Brother Sammy yan. Hindi, ito yung tinutukoy ko. Oy, walang magbibigte, sabi niya. Oh, sino yung nagre-react? Sabi ni Joyce Mendoza. parang kilele kayen. Walang nagre-react. Sending hugs. Bakit guilty? Sabi ni Mary Grace, Papsi, patingin ng gigil. sino ba yun, Papsi? Sabi naman ni Pastora Narimik. meron kasi nag-post sa Facebook. Sabi nga ni Eka, hindi mo na nga hinag, binash mo pa. Paano? Maigi yun, di ba? Buti nga, binas pa kita eh. Napansin ka? Oo. Sabi nga, pahag naman siya. Nagihirap. Pagpahag, gagano naman sarili mo. Okay, it's okay. Sumunta lang yung iba dyan. Naku! Yung siyo. Kumano pa ng kausap. Ito. Meron ka sa nga. Ito. Toothpick. O, sige, kumano pa ng kausap. Ayun na. Ayun na. Na-download mo na? Anong balita? Ha? Ang loko ng butas na ilong. Oo, kausap. Naitang ulo niya. Ay, hindi tayo naririnig. Hindi, wala. Hindi niya alam i-troubleshoot. Diyan kumat. Nadidinig niyo ako? Ay, ayun pala. Hindi ka namin nadidinig. Marunong na ako. Inayos ko. O, dito, ilagay mo na siya. Ngayon ko lang. Ang pangit ko dito sa Zoom. Ha? Wala tayong magagawa dyan. Natanggapin mo ng katotohanan. Hindi ko kayang sunusunan niya. Ano ba yan? Walang filter. Ay, ganun. Yeah, ang hilig yung sa filter. Wala mong filter, Diday. Okay, talaga. Kaya mo ko sa inyo.
Di na kayo makontento. Okay na yung malaking butas year. Ng ilong. Sabi ni Joyce Mendoza, nasunog tuloy kawali ko. At least kawali, wala pa yung pagkain mo. At least kawali lang, di ba? Mamaya, pagdating ni Mami Ploser, humanda kayong sabi lahat. Sabi ni Brother Sammy, Eka, may pusa ka dyan, kausapin mo. Madami. Oh, sino naman yan? Ay, naku, buhay, oo. Nadidinig niyo yung music? Yes. Oo, dinig na dinig. Kaso pag kumanta ka, nawawala. Tinignan ko po dito. Iba kasi dito sa Zoom kaysa sa Messenger. Babaan mo na konti. Ayan. Teka lang. Okay. Nagpuputol-putol. Pag nagsalita na siya. Hindi. Low sound check. Hey. Check. Hey. Check. Sound check. Nagpuputol. Hindi. Pag sa live nadidinig ko hindi siya nagpuputol-putol. Oh, eh dito naririnig. Dito putol-putol. Sige lang, try mo. Pinakinggan ko dito sa live. Eh. Oh, baka nga. Bala. Meron naman dito isang ano, kumakaway. Papansin. Parang yung ano, yung gusto magpahag. Ganun. Hindi nga, maglalagay lang ang lipstick. Talaga lang, oh. Yung katabi ko sabi, ang ganda, ang ganda-ganda mo, mami. At least may pants ka. May pants. Pantsit. Hi, pants! Ayan. Hi, pants! Oh, may echo. Bakit wala kasi ditong filter? Aba, eh. Tanong yung may may gawa. Kailangan pala i-upgrade yung ano, Papsi, yung Zoom ko. Hindi na siya latest version, kaya pala hindi pumapasok. Oh, sige. Sige, anong kakantahin mo, Ining? Kakanta ako ng isang makabagbag damdamin. Uy, may pinahalo-halo ka daw kahapon si Marichu. Si Marichu, nagpunta siya dito kahapon. Naghalo-halo sila, si Nanay Dolor, siya, si RJ, tsaka si Moa, tsaka si Machu. Naghalo-halo sila. Halo-halo party sila kahapon. Wow. Oh, may papansin ka sa likod, nakakulay blue. Oh. Si RJ yun. May mga screensaver ka dyan sa likod. Oh, ayun. Meron. Ayun na naman. Oh. Screensaver talaga. Okay. Okay. Yan. Kakanta ko ng isang classic song. Sige. Classic. Pwede ba akong kumanta classic song? Pwede. Oh. Pakidonate mo kay ano? Nat King Cole. Yan. Wow. Sige. Sige, sige. Tira. Laki ng butas ng... Lalagyan ko lang na echo. Para po sa mga nanonood dyan. Nadidinig. I was walking alone, minding my business, and out of the orange-colored sky, flesh, bam, alakazam, wonderful you came by. I was humming a tune, drinking the sunshine, and out of the orange-colored view, wham, bam, alakazam, I got a look at you. One look in eye of timber, watch out for flying legs. This is sailing from in the bottom, but I don't went into a spin and I started shot up in it. This is it, this is it. I was walking alone, minding my business, but out of the army in the eye, flesh. Bam, alakazam, out of the orange colored sky. Naka-orange kasi si Ma'am. Kaya para sa Ma'am. Ba't may wallpaper na dito? Ano makain ka pa pandesal? Yeah, one look in my yellow timber. Watch out for flying glass. Cause the ceiling beneath and I'm part of a lot of it. It's always spinning inside it. It's out of beneath. This is it, this is it. I was walking alone, minding my business.
But how can it hit me in the eye? Flesh, bell, alakazam, are the orange colored, purple stripes, pretty green polka dot sky. Flesh, bell, alakazam, but who? Yun o! Wala ba kayong malakas ka dyan? Galing naman. Favorite song ko kasi yung ano, na... Yeah. Sabi ni Macho, this is it, this is it. Parang ano, nagcha-choppy-choppy yung background music. Pero hindi naman siya nawawala, napuputol. Pero okay na. Pero bakit sa akin, pag ako nagpe-play, hindi naman ganyan. Oh, pinakinggan pa. Oh. Ano, naniwala ka na sa akin? O, nawawala pala. Ba't ganun? Di pa nung nakaraan, tinry ko yung sa messenger nagpuputol. Ewan ko. Kasi baka hindi USB ginagamit mo. Ang ingay ko? Hindi po, ano, 3.5. Ah, kaya naman pala. Dapat USB type. Dapat USB, katabi ng USA. Oo, sige. Okay, ganda ng kanta. Isa pa, isa ganun. Pa. Isa pa, dali. Naaliw. Go. Naaliw. Isa pa daw. Kaya tayo na ano, mabilis naman. Yeah. Requesto ni ano, ni Rachel. Oo, may ni-request siya dyan. Sige. Atay natin. Para sa mga malalaki ang puwet. Ay! Kung ganyan. Nicki Minaj eh. Ay, oo. This one is for the boys, for the boom system, downtown AC, for the cool system, buddy, come up in the globe, blazing up, get sex, doing that, like I say, you know, any ill, be real, you might turn it out, keep up for the sending out of the back, and I'll build, be cold, you know, you might so go, you're old in the air, but you never fight, you trip, trip, tearing a ship, trip, when I make a drip, drip, you're the man I live, if that's kind of juice I was looking for, yes, it gets locked, really, you know, I said, excuse me, you're, guy, my like belly and fly. I mean, you're so shiny, love me attack. Like sticking in the guy with a thing on his eye. Oh, yes, I did, yes, I did. Somebody please come to the FIS. I'm a man, but not your man. The boots up, back boots up. Boy, you got my heartbeat flying away. Feeling like a drum, coming your way. Here's a rhythm, boom, 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 bass. Have a super bass. Boom, 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 bass. You have a super bass. Boom, 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 boom. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 bass. You have a super bass. Boom, 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 bass. This one is for the boys and the boys. Start drumming in the ball, go. Get involved in the crew, we can solo. But I think I'm liking better when it's down low. And I think I'm liking better with the pity cap on. He didn't get better, start to put the mag on. He just gotta get that look, when he gets that look, then up. Oh, excuse me, your guy. My, like American guys. I mean, it's so shy and sickening. I can't touch with your feminine side. Oh. And dami kasi ano nun eh, bad words. Yeah. Inspiration kasi, nirequest. Ano ba yan? Ayan. Ayan. Sabi ni down title niya, Boom Burum Boom. Asawa ni Bam Baram Bam. Hello, Norbert Francia. Dapat USB. Pagka 3.5 inch na ano eh, ginagamit mo kasi. Pagka USB doon, nakadirekta sa device mismo. Hindi na din. Sabi ni Joyce Mendoza. Joyce Mendoza. Naiyak daw siya sa kanta ko. Ayan, thank you po sa pag-invite sa akin. Thank you, thank you. Thank you. Salamat po. Asahan niyo po yung pag-uhusayan ko pa po. Next, yung mga everyday meron tayong ganyan. Yung susunod na kakanta. Like, meron. Tigpa 500 pesos ay bibigay natin. Ay, talaga. Naku, ibig mo siya, bibigyan mo si ano ng 500. Di, umpisaan mo na ngayon. O yun, mamaya. Talaga, oo. Ayaw pala lamang talaga. Pero dalawang kanta. Oo.
Uy, putik na to. Bumaksakin dito. Pakalikot. Sige, sige. Thank you. Maraming salamat po sa pag-invite. Kaya kakanta na daw si Carrie Joyce. Thank you po sa si opportunity. Joyce pala. Okay. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Bye! Baboy ka, baboy. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Machu. Bye-bye. Bye-bye, Mama Chup-Chup. Bye-bye, Mom Che. Bye-bye. Bye-bye. Sige, bye-bye. Ayan ako, talaga naman. Sige, gagawin natin pa contest. Yung mga kakanta rito ay... Bibigyan natin ito. Tigpa 500. Kailangan dalawa kanta, ha? Yun? Oo. Kaya yung mga gustong kumita dyan, lalo na yung mga gusto magpahag. Yun, kinakailangan, ano, kakanta rito. Kasi, pahag-hag. Oo. Oh, sabi niya, pahag naman. Ay, nako. Talaga. Tawagan na natin si Mami Plosser. Asan na? Ayan, ha? Nasa... Like 2 more minutes. Oo. Yeah. Ready na yan. Yes. Naka-on na yung ating, ano, station. Oh, ba't na naman siya naman? Uy, ba't yan? Uy, umalis ka na dyan. Uy. Uy, rejoice. Rejoice, umalis ka dyan. Hindi nakikinig. Andiyan dyan pa rin. Sabihan mo nga. Hindi mo ano. Hi, rejoice! Hindi na mo nga. Ayan, umalis na. Ayan. Umalis na? Nag-leave na ako. Eh, nakita ka pa eh. Hindi pa rin maalis. Ayan. Okay, hintayin natin si Mami Plosser. Okay, hintayin natin. Baka nasa makeup room. Yeah. Napamasin ko yung mga speaker natin. Nagtatagal sa... Siyempre. Sa makeup room natin. Kasi aircon doon eh. Malamig, kaya masarap tumambay doon pag agad itong mainit. Eh, doon ka nakatambay. Tapos eh, ganda pa ng sofa set natin to. Ready na daw siya. Ayan na. Ayan na. Wow. Siyempre. Beautiful. Automatic yan. I miss you. I miss you, boss. Ay, ganda-ganda na rin, mo. Ano mo? Gabi-gabi na, papanaginipan kita. Wow! Bangungot ba ako? Ay, hindi. Alam mo yung... Bangungot. Meron tayong mga activities na pinupuntahan. Kagaya nung last time na pinuntahan ninyo dyan sa Cavite. Oo. Abay, sabi ko, eh, paano kaya kung biglang umikse na ako sa gitna niyang nangyayari doon? Day. Oo. Ano kayang gagawin ng mga taga-Sipag, ano? Ihimatay din. Matataranta. May dala-dala akong isang truck na may lecho, may mga pagkain. Isang truck? Puro mga pagkain. Bibili agad ako ng isang truck na AMLO dipin. Mami, kamusta na po? Ayan. Ma'am Shay, mauna na ako. Happy Mother's Day. I love you. You're a great mom. In whatever situation, I know you are a great mom. Happy Mother's Day. Ayan, siyempre. Happy Mother's Happy Day. Happy Mother's Day po sa inyo. Ayan. Thank you! Hindi lang kayo mother sa inyong mga biological kids, but sa buong CFAG family. Akin po ang kagalakan at karangalan maging nanay ng napakaraming anak ng Diyos. Including here sa iRadio. Oh, yeah. And I'm so happy. Yeah. In fact, meron po nag-i-email sa amin dito sa, ano bang lugar to? Asia. Hong Kong. Napapanood po kayo doon ng mga ating mga OFW. Oh, can I say hello sa mga taga Hong Kong? Marami tayong mga viewers. Saan po pag nireview nyo ito, I'm maiparamdam ko sa inyo yung pagmamahal ng nanay kahit ay naiyak ako. Oh. Kahit po malayo kayo sa akin, naniniwala po ako, meron tayong Panginoon na kayang iabot sa inyo yung pagmamahal, yakap na tanging ang Lord lang. And I'm so happy. And be assured, I will keep you in my prayers para sa mga kananayan at kababayan na nasa ibang bansa, hindi lang sa Hong Kong. My heart goes to all of you. Love you. Lalo yung mga, yung mga OFW natin, ng mga nanay. Yung mga ina na kailangan tumayo.
Opo. Nag-aalaga ng ibang anak. Oo. Hindi nila nag-aalaga. Naiiwan ng sariling anak. Yeah. Okay. Yan ang masakit nun eh. Sariling... Opo. Yung mga anak iniiwanan para lang makaipon, kumita ng kahit na maliit na halaga para may padala sa pamilya. No? Yes. Ayan, talagang ganyan ang buhay. Minsan kinakailangan may sakripisyo talaga para maitaguyod ang pamilya. Amen. Ito po mga taga Hong Kong na ito lagi po nanonood sa inyo. Hindi po sila makasilip dahil ang pagkaka-explain po sa akin ay busy-busy po sila. Araw-gabi po sila nagtatrabaho. Palakasin kayo ng Panginoon. Palakasin kayo ng Panginoon as you endeavor for your family, mothers and fathers na iniiwan ng pamilya to find a living. Ganyan po yan. Nasa likod na po kaming lahat ng taga-I Radio, ng SIFAG, at ang buong sambayan ng Pilipino po. Nasa likod po ninyo. Kayo po yung mga unsung heroes of the day. Amen. Saludo. Yan, saludo. Di lang dakilang ina, kundi sila pa ay mga dakilang manggagawa o mga bagong bayani ng ating bansa. Opo. Ayan. Opo. Kamusta po, Mami Plosser? At ilang buwan tayo atang ginagawa? Oo, medyo hindi naman. Pero everyday po ako naka-tune in. Oo, everyday. Ay, no, nakikita namin. Kahit na sa gitna ng convention, ay nakakapagin. Saan po ginawa yung convention na yan? Sa Word of Hope, sa tapat po ng SM North. Ulitin ko po yung pasasalamat ko kay Junilyn at kay Ebrelyn through Atimel na nagpahiram po ng condo unit nila where I stayed for 3 days para nilatakad ko na lang po papuntang convention. Thank you, Junilyn. Thank you, Ebrelyn. Shout out sa kanila. Mm-hmm. Opo, talaga pong iniwan nila yung susi and basta andun lang ako para pag uwi ko after convention, diretso tulog na lang. Oh, wow. Ang galing. Naka-aircon ba kayo doon, Mami? Ay, syempre na. Opo. Sobrang init ngayon. Ano? Opo, nakatikim ako ng aircon sa higaan. Wow, saya. 2 hours lang po kaya ko. Pinapatay ko din. Malamig na. Ba? Opo, hindi sanay. Hindi sanay. Magkumot lang. Ang sayang kuryente. Ay, hindi. Pero mahirap yung ano... mamamatay ka sa init, tataas ang blood pressure mo niyan. Nako, pero anyway. Oh, you look good, Mami. Mamshi, you look good. Thank you po. Marami lang dinaramdam, masakit ang kanyang sakit likod. Sakit ang likod. Yeah. Marami akong mga, how do you say this? I don't know kung, there are times po na yung start ng umaga ay hindi maganda and hanggang matapos na yon. And then I asked God, sabi ko, Lord, meron ka ba mensahe sa akin? Inaganong ko siya eh. Yeah, especially today, ang dami. Nagsasabi akong nagtatrabaho. Dito po ako sa bahay. Tapos, nag-out ako. Tapos, pumunta ako dun sa doctor. May kinuha akong papeles para ako na magpapadala. Tapos, yung inaantay kong online na pinamalengke ko, late na. So, nagluto ako. Medyo late na habang nagtatrabaho, nagluluto, mga ganon. Tapos maraming, tapos may dumating na bill na ako ba magbabayad nito or ano. So, tapos yung bago kong doctor, marami. Pero ang sabi ko sa sarili ko, basta tinanong ko siya, sabi ko, Lord, may ano po message mo sa akin? Tinanong ko. Kasi siguro now I realize ano yung message niya. So, inalam ko may pagkukulang ako. Binasa mo ba sa Bible? Hindi pa, mamaya. May pagkukulang ako siguro. Dapat babasahin mo yung ganun. Kasi inassess ko, imbis na magalit, maasar ako, tinanong ko na lang sarili ko. Palagay ko may pagkukulang ako. Kaya hindi naging maganda ang the whole day ko. Pero, at least I'm here. Kahit na may super, super sakit ng likod ko, but okay lang. Ayos naman. Ano po, ma'am, si kasi minsan we tend to overthink. Yeah. And tayo mismo ang nagbibigay ng stress sa sarili natin. Ito. Siguro minsan the Lord is simply telling you, hey, pahinga ka lang, kalma ka lang. Mm-hmm. Tayong dalawa lang muna. Usap lang tayo sandali. Kwento mo sa akin what's painful. Mm-hmm. Share mo sa akin what's bothering you. Mm-hmm. And siguro after a couple of minutes, pahinga sa Lord,
then pwede na uli. Pagpag natin yung negativity, amen. Yung pain, it happens sa lahat po. Siguro hindi lang for po. Sure. Opo, lalo sa kamukha po natin, there meron na tayong tinatag na wear and tear. Oh, meron na. So, hindi na po tayo ganun ka. Alikse, minsan ang malakas na lang iisip, pero yung katawan. So, medyo slow down. Mm-hmm. Sabi ng Lord, Karim, slow down. Opo, lalo yung mga pains at yan, no, diba? Pag sobra ka ng stress, nag-cause ng hyperacidity. Yeah. Ako po, yan ang kinatatakutan ko. Kanya po, kung makikita nyo akong pumayat, not because I am sick talaga, kundi sa takot ko po dun sa dinanas ko na acid reflux. Talagang maintain ko po na pagdating ng 5, hindi na po ako kakain ng marami kasi hindi ko konti lang talaga. Opo, then sa umaga, 2-3 pandisal na anliliit. Mm-hmm. Pag wala po yung anak kong si Catherine, hihintayin ko pa yun ng 5 bago ko kumain. So, kasi takot na takot po akong ma-overeat. Kasi nga, basta hindi konti lang talaga. Yung pain sa likod, ma'am, si pag wala akong tramadol, hindi siya maaalis. Eh. Opo, so magta-tramadol ako pagka talagang parang sinasaksak na yung likod ko. Thanks be to the Lord. Discipline. Kailangan ko rin i-discipline sa sarili. Hyperacidity, meron kayo? Opo, may acid reflux po ako. Ay, dapat pala yung ano. Meron din ako dati, may iniinom akong gamot. Tums. Bago ako kumain, at least 30 minutes before breakfast, may iniinom ako yung mga pantropazol na tinatawag nila. And ako then, po, eh, ano eh. Oh, pagka naparami, bigla ang nagkikremilis ako, pero hindi ko siya talaga matagalan. So, Tums, Pastor. Tapsi, Tums. Tums, like, Tums po Tums. Yun. Ano po yun? Meron ako dyan. Iba-ibang lasa po meron na may fruit flavor siya. Eh, hey. Yeah, meron ako dyan. Eh, papadalan ko kayo ng isang balde noon para ano. pagka bloated kayo. Tapsi, magpapaligo o pag isang balde. Maganda po yun para pagka mahilig na. Kung kinokontrol ko tuloy, nag-aalala po ang church yan sila, Grace. Na ano ba problema? Ano ba? Nabi ko naman, di okay naman, nagpa-love naman ako. Okay naman, and I feel okay naman. Kaya lang talagang pumapait ako. Eh nung nga po, itataba mo eh. Mahinang kumain. Hindi nyo kailangan, hindi kayo dapat kakain ng marami. Opo eh, tapos pagdating ng 5, ayoko na po, nasanay na ako ng huwag. So the next morning na ako kakain, eh ano ba naman sustansya ng 2 pandesal? Sawsaw ka. Ang hirap kumain mag-isa, so yung hintayin ko pa si Keiko, si Duday ko, para kumain ako ng marami-rami. Ay, so once a day lang po yun. So yun. At least every 2 hours, mami. Every 2 hours, kakain kayo, ma'am, pero konti lang. Ay, maliit ang lang. Issue po ay ayokong kumain. Natatakot akong kumain. Wala akong gana kumain. Uh-oh. Well supplied naman po, may mga biskwit, may mga ano. Ayaw ko po kasi hinintay ko yung duday ko. Hinintay ko po yun. Pag may kasalo na ako. Pero pag nasa church, ay kumakain po ako. Ayun, dapat pala lagi may kasalo. Opo, pag wala po akong kasalo, kaya ko po maghapon kahit 2 araw hindi kumain. Aba, mahirap din. Yeah, dapat lagi ako sa handaan. Oh, well, happy Mother's Day, mga nana. Yeah, malapit na. Opo, I'm so blessed. Kung natatandaan po ninyo, I ano ba ta sabihin ko? Hindi ko incidents. Kasi muntik na ako makiusap last year kay Ate Rejoice na I want to share on Mother's Day. Naalala niyo po yung senior ko, yung pagpaparangal ng Panginoon sa isang nanay. Kayo pala last year. And I hold that message so close to my heart. And I'm so blessed uli na eto na naman ako a few days before Mother's Day. Meron akong pagkakataon muling makasama. Hindi lamang ang mga nanay, kundi ang mga anak din na may nanay, ang mga naulila sa nanay, at ang mga nanay hindi man sa laman ay sa espiritu at hindi man biological. Mayroon din po akong hindi ko ipinanganak, pero he has all the rights and the love of a blood child. Okay.
Yeah. Tara, mag-start okay. na po tayo. Sige so, po, if you're ready, as I am so excited to share today. Amen. So muna ay manalangin. Nais ko po sanang hilingan ang mga nanay na naritong nanonood. Kung meron po kayong nanay sa tabi nyo, or meron kayong anak sa tabi nyo, or kung wala, anak o ina, please get back to the time na huling naaalala mo yung nanay mo. Be it hurtful, be it joyful, let us get back. Magkaroon tayo ng time lapse. Doon muna tayo uli. Ako po, I want to think of my inang during my elementary days na nanghihingi lang siya ng damit para may maisuot ako. So let's get back to that and let's worship the Lord for the mothers that we have. Maaaring sila ay hindi natin nanay sa laman, but let us lift them first to the Lord before we deal on God's message sa umaga ito. Lord, we thank you for this beautiful day, Panginoon. We thank you for creating mothers. Anuman ang kanilang pagiging ina sa amin, Panginoon, we are lifting them to you now. Spiritual mother, adopted mother, surrogate mother, biological mother, mothers by virtue of second marriages, Lord, they all fit into that category of the mother. Somebody who is willing to give herself for the sake of a child. Panginoon, I share the joy of motherhood sa lahat ng nakikinig at nanonood sa oras na to. At patuloy po akong lumalapit para po sa iRadio na nagsisilbing ina na silungan naming mga ina sa mga tahanan. Patuloy po akong humihingi ng inyong pagsama. Lukuban mo po ako ng banal mong spirito. Pangunahan mo po ang pagkakahayag ng isang pangaral, ng isang mensahe na magbibigay sa amin ng kaalaman na pwede naming lakaran, yakapin at ipamuhay. Salamat o Diyos sa matagumpay na oras na ito na kami binibigkis mo, Panginoon. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang parangal. Sa matamis at makapangyarihang pangalan, Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. 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 So to begin with, it is not easy to be a mom. Alam natin yon, hindi madaling maging nanay. Naalala ko yung isang kaklase ko. Sabi niya, alam mo friend, bago ako nagkaasawa, meron na akong tatlong theory, meron na akong tatlong patakaran kung paano magpalaki ng anak. At ngayon na meron akong tatlong anak, ay wala naman akong theory. Minsan pag wala pa tayong anak, ang dami nating nililikhang patakaran. Pag ako nagkaanak, pag ako nagkaroon ng anak, meron tayong 1, 2, 3, pum, 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 ganito ko palalakihin. But somehow along the way, pag na dumating na yung unang anak natin, minsan na-overwhelm na tayo or minsan ay kinakain naman tayo ng iba't ibang bagay and we lose sight of motherhood. Sa umaga pong ito ay samahan niyo po akong pagsalu-saluhan ng isang mensahe na tumatalakay po sa isang uliran o modelo sa pagiging ina. But before that, did you know na it was President Woodrow Wilson na nagtakda. Siya ang nag-proclaim more than 90 years ago na ang second Sunday of May ay gawing Mother's Day. At ito po ay, of course, being the president of the US of A, ito po ay inadapt na rin ng mga naging colony ng Amerika, ng mga pansamantalang nasakop tulad ng Pilipinas. Kanya magtataka kayo, bakit mayroong mga denominasyon na sinasabi, bakit sineselebrate pa ninyo ang Mother's Day? Later on, we'll understand why napakalaking bagay at pasasalamat natin kay President Wilson na itinakda niya ang ikalawang linggo ng Mayo upang ipagdiwang ang Mother's Day. And to begin, I would like to give the parameter. Gusto ko pong bigyan tayo ng isang kung saan iikot ang ating kwento. Sa umaga pong ito ay pag-uusapan natin si Hannah. Si Hannah po ang ating magiging model sa pagiging ina. Pero kwento ko lang po sa inyo, ang bansang Israel po ay sinakop at pinapahirapan ng mga surrounding na bansa.
Ang Panginoong Diyos ay nagbibigay po ng mga judge na mga judges. He would appoint judges to lead the people upang ang kanilang kalayaan po ay kanilang matamasa. But sadly, maraming judges po na itinakda sa panahon na yon, ang sandali lamang na nabuhay. Marami sa kanila ay pinapatay. At on top of that, ay meron pa mga judges tulad po ni Samson na meron ding kaunting kahinaan. May fatal flaw. You know na si Samson ay nagkaroon ng kahinaan sa larangan ng pagmamahal o pag-ibig. At yung spiritual decay na yon ay nakadikit po yon sa kawalan ng hari. Kapag inisip mo natin, at dadating tayo 10 weeks in 1 Samuel 1 hanggang chapter 2 verse 11. So napakahaba po nito. So I suggest na meron kayong hawak na Bible for you to see kung ano yung nilalakaran ng ating pag-aaral sa umagang ito. Kapag nakarating tayo sa aklat ng Samuel, ay masasalubong natin ang isang ina, and she is called Hannah. Ang isang bagay po na nais ko munang ilahad ay ang napakahirap na sitwasyon ni Hannah. Alam natin ang kwento na to, mula sa verse 1 hanggang sa verse 8, ay makikita natin kung anong hirap ang mayroon si Hannah. Kwento ko madalian, si Hannah po ay asawa ni Elkanah. Si Elkanah ay isang debotong lalaki sa Diyos, isang mapagmahal sa Panginoon, ngunit meron ding kaunting problema. Hindi ko alam na nangyari din pala ito at nangyayari, akala ko sa TV o sa palabas lang makikita na mayroong dalawang asawa ang isang lalaki. At alam natin na sa kwento po ni Hannah ay meron ding isang asawa, si Elkanah. At ang babaeng ito ay si Phinehas, no? Hindi naman ito other woman, kundi sa kultura po ng panahon ni Hannah ay polygamous. Pwedeng merong dalawang asawa. Naniniwala ako at naniniwala ang karamihan sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos na naunang pinakasalan si Hannah. Ngunit dahil si Hannah ay hindi nagkakaanak, she is barren, o ay nagkaroon ng isa pang asawa ang si Elkanah, and that is Phinehas, no? Ito yung parameter ng isang nanay. Dito natin uumpisahan ang buhay ni Hannah. Alam ko po na ang isa sa pinakamasakit na pwedeng mangyari sa isang babae ay ang magkaroon ng kaagaw sa pagmamahal ng kanyang asawa. Been through that. Hindi po kayo nag-iisa dyan. Ang inyong nanay po ay kasama ninyong dumanas niyan. Ako po ay hindi lamang basta iniwan, kundi ang nanay niyo po ay talagang pinili niya. Iniwan niya kami not by his choice, by his free will. So huwag natin siyang pakialaman. They are in good standing naman. So ito yung dilema ng isang nanay. Sa kalagitnaan ng iyong pagiging barren, noong unang panahon po, kapag ang babae ay barren, siya po ay talagang lubhang itinuturing na kahabag-habag. Dahil ang main duty ng isang babae during those times is to bear children. At dahil nga para mabuo ang pamilya ni Elkanah, ay minabuti niyang magkaroon na siya ng anak kay Peninnah, no? So magkasama sa isang bubong si Hannah at si Peninnah. Could you just imagine that? Pero itong si Elkanah, sabi ko nga po sa inyo, ay isang mabuting anak ng Diyos. At every year, sila po ay pumupunta para maghandog. Alam natin ang istorya, sila ay pumupunta sa isang lugar na kung saan nag-aalay sila at kasama niya ang dalawa niyang kabyak. At doon ay pinakikitaan niya ng mabuti ang kanyang asawa. Pero kung iisipin natin yung emotional pain na likha ng pagkakaroon ng kaagaw, ay maiisip po natin na para bang not because inaasikaso ka ng asawa mo, despite na meron siyang asawang iba, ay meron ka pa rin tampo sa sarili mo. And this is the story of Hannah.
So year in and year out, pupunta sila doon para sumamba, para mag-alay. But noong unti-unti na, nakita niya na ang pagbabago ng isang asawa ni Elkanah na si Penina. Unti-unti na siyang nilalait, pinagtatawanan. So it is causing more harm doon sa pain na kanyang dinadanas. At para naman makabawi si Elkanah, kapag kakain na, binibigyan niya ng pagkain ang si Penina at ang kanilang mga anak, pero dinodoble niya ang ibinibigay niya sa kanyang asawa na si Hannah. Kung dumaan po kayo sa estadong ito, if you've been through this painful betrayal, ito po yung kanila ay circumstantial, pero alam ko po na sa ating kalagitnaan ay merong nakaranas na tayo bilang ina ay nakatikim ng katraydoran o ng kawalan ng loyalty ng ating kabiyak. And to add to that, sa panahong tayo ay nagdurusa sa nangyayari sa pagitan natin at ng ating asawa, ay mayroon tayong mga anak. Now, how do we handle motherhood sa ganitong sitwasyon? At dito po natin makikita kung papaanong si Hannah ay naging role model para sa isang magiging ina. If you remember the story, Hannah was spiritually disturbed, socially disgraced, and emotionally depressed dahil nga sa matagal na panahon na siya ay hindi nagkakaanak. And it came to an incident na sa minsan sa kanilang pagpunta ay makikita natin ang unang pointer ng isang tunay na ina. Tingnan po natin ang nangyari. Bakit kung sinasabi po sa atin ang pagiging tunay na modelo ni Hannah. Hannah, as a role model for mothers, expresses vibrant prayers. Alam po natin sa kanyang barrenness, sa kanyang pagtitiis na kasama niya si Penina's, kasama si Elkanah, taon-taon pumupunta sila sa templo to worship, she is always down on her knees praying. Mga nanay, ang una pong pinakita sa atin ni Hannah pagkatapos niyang ilarawan ang pagiging matiisin na ina dulot ng sitwasyon ng pagkakaroon ni Elkanah sa kabila ng pag-ibig na sobra ni Elkanah sa kanya ay namumuhay si Hannah kasama si Penina's. Pero anong ginawa ni Hannah? Dinaan niya ba ito sa away? Pinalayas niya ba si Penina's? Nilaso niya ba? Hindi. But she was always on her knees praying. And hindi niya pinagpipray na sana ay may masamang mangyari kay Penina's. But she was praying to God to have a child of her own. Nanay, ang tunay na modelo ng isang nanay ay binabalot hindi lamang sa pagmamahala ang kanyang mga anak, kundi sa panalangin. Alam natin kung gaano kahalaga ang panalangin. Sa panahong malayo ang mga anak natin, walang pwedeng umabot sa kanila kundi ang ating Panginoon. And the only arm that we have, ang tanging armas na meron tayo, ay itaas sila sa panalangin. Hannah projected a mother na punong-puno ng vibrant prayers. Kaya nga napagkamalan siya ni Ellie na siya ay nakainom. Naalala niyo yon? Kasi bulong siya ng bulong, iyak siya ng iyak. Kanya ang akala ni Ellie, siya ay nakainom. Kanya nangatwiran siya ng buong galang. Hindi po. Kaya lamang po ako po ay umiiyak sa akin paghingi ng tulong sa Diyos dahil ako po ay walang anak. A mother should always be a praying mother. Sabi ko po kanina, sana sa pasimula andyan ang inyong anak. Sana andyan ang inyong ina. Kailan mo huling pinag-pray ang iyong nanay? It's painful.
Looking back, sabi ko nga, gusto kong balikan yung panahong ang aking inang ay kasama. Dahil wala akong pagkakakilala sa Diyos. Wala akong maalalang araw na kasama kong nanalangin ang nanay ko. And I missed her a lot when praying. Sa panahon ngayon kapag nananalangin ako, miss na miss ko yung inang ko. How I wish na kaya kong hawakan yung kamay ng nanay ko at itaas siya sa Panginoon at ituro sa nanay ko ang daan pat sa kaharian sa pamamagitan ni Kristo. Child, are you sure na ang nanay mo ay mayroon ng kaligtasan? Na-share mo na ba ang Diyos sa iyong ina? Anak, ikaw ang nakakakilala, ikaw ang may access sa iyong pananampalataya. Have you given your mom the gift of knowing Jesus as Lord and Savior? This is the very first thing that should constitute a mother. A mother who prays. Alam niyo po, minsan eh, ang panalangin para sa atin ay in case of emergency na lang. Nanay, the moment we wake up, pag nakapa mo yung anak mo sa tabi mo, begin praying for that child. Kung malaki na ang anak mo, tulad ng sitwasyon namin, nila Papshi, malalaki na, malalayo, let us bring them to prayers. Maaaring lahat tayo pagdilat ng mata nananalangin. We thank the Lord for a new day. We are full of hope that what God is going to do sa umagang ito sa buhay natin, promises, dreams na mafulfill. But don't you forget to include your children in your prayers. Lalo na po yung mga anak natin na naliligaw. Nobody can bring them to the fold except God. Eh, alam naman ng Lord yun na naliligaw sa blayang adong ko. Yes, but I had to show my Lord how deep is my love for my son in bringing him to prayers. Amen. At doon natitinag ang puso ng Diyos. Yung pagmamahal mo sa anak mo, sa pananalangin mo. Ulit. Kailan mo ipinagpipray ang iyong nanay kapag malapit nang umuwi sa Panginoon? Kapag nakahiga na? Kapag nakaratay na? Then you begin praying, Lord. Sana gawa na last will and testament ng nanay ko. Ah, diba? Why do you want your mothers to live long? At tanong ko lang, segue lang ako. Bakit nyo gustong mahaba ang buhay ng nanay ninyo? Kasi maybe ang nanay nyo tulad ko ay 70 plus. 60, 70, 80. And you keep on praying, Lord, pahabain mo po ang buhay ng nanay ko. Lord, bigyan mo po ng mahabang buhay ang nanay ko. And you keep praying. Why? What is your reason? Para ba pakinabangan pa si nanay? Para ba may katulong ka sa pagpapalaki ng iyong mga anak? Lord, palakasin mo nanay ko kasi wala na akong kasama sa bahay pag nawala siya. Selfish. Kailangan ko pong gisingin ang ating kamalayan. Hindi ko po nais na tayo ay masaktan. Pero ito po yung isang malaking hamon. Hindi ba nais mo humaba ang buhay ng nanay mo para maibigay mo pa ang pwede mong ibigay? Amen. Aanhin ng nanay mo ang bulaklak kapag nakahiga na siya sa kabaw. Aanhin niya ang panalangin kapag siya ay nakapikit na. Aanhin niya ang sigaw mo na nanay mahal kita when hindi niya na ito madidinig. Right now, put your mothers in your prayers. Mothers, pray for your children. Tingnan po ninyo ang sitwasyon ni Hannah.
Sa halip na hingin niya, na lumaya siya doon sa emotional pain brought about by Phinehas, sa halip na sisihin niya si Elkanah doon sa dinadaanan niyang humiliation, she was on her knees calling unto the Lord, praying for freedom sa kanyang barrenness. Humihingi siya ng solusyon sa kanyang kawalan ng kakayahang mag-anak. And there was no other way that Hannah knew but to pray. Nanay, this is the best way to pray for your children. Diba? You pray for your children kapag sila'y may sakit. Pray also for them kapag sila ay malusog. You pray for your children kapag sila ay about to take an exam. Pray also for your children when they have succeeded. What is the essence? Do not stop praying for your children. And children, do not stop praying for your mothers. Amen. Mapalad kayong may mga nanay pa. Mapalad po kayo. Marami pa kayong panahon para ipanalangin sila. Marami pa kayong pwedeng hingin sa Panginoon para sa kanila. At kung katulad po namin na wala na, ay bumabalik na lang kami sa memory at patuloy na lamang namin ipinapasa yung panalangin para naman sa aming mga anak. Amen. I'm sure how mom she prays for her children by pop she. I'm sure it is the same love that she has for the kids as the biological mom has. Because motherhood is not catered or limited to giving birth alone. Kung meron ka nung malalim na pagmamahal para sa isang bata, di man siya iyong anak sa laman, you are well deserving to be called mother. So again, women of faith express vibrant prayers. Yan po ang isang katangian ng isang modelo ng tunay na ina. Ina na mapanalanginin. Minsan po, nagtataka ako sa church. Minsan, nanay lang ang nandun, wala ang anak. At may masakit pa. Anak lang ang nandun, wala ang nanay. Hello. We are on this together. Mothers, we are on this journey of faith together with our children. Maaaring iba-iba ang schedule ninyo, but find time to gather and pray with your children. Pray with your mothers. Pray as though you are trying to open heaven for your mothers. Alam ko po may mga nanay na may sakit right now. And who are the best ones qualified to pray for them? Di ba ikaw na anak? Di ba yung pagmamahal mo can be turned into a deep prayer para sa iyong nanay? The same with nanay. Nanay, naalala ko lagi may sakit yung si baby Coco. Di po ba? Ano ang unang armas ni Ate Joyce? Prayer. Humihingi, please pray for my Coco. Please pray for my baby. That is a mother. That is a mother. Alam niya na ang tunay na kakayahan ay magmumula sa Diyos at mahihingi sa pamamagitan ng panalangin. Yes, she prays for Coco, but she wants others to pray for baby Coco as well. Sana meron tayong ganitong puso. Isang pusong ina na mapanalanginin. Not just in times of pain, sickness, and struggles, but at all times. Sabi nga, pray without ceasing. But include your mothers in your prayers. Include your children in your prayers.
The next thing I would like to share with you ay makikita ninyo in 1 Samuel chapter 1, 19 to 20. Sabi po dito sa 19, and I read to you, verse 19 tells us that once again, they got up early the next morning and worshiped before the Lord. Balik uli sila doon sa pagsamba dahil ito yung kanilang nakaugalian. Hindi lang minsan, kundi taon-taon. So it was a regular thing for the household of Elkanah to keep on worshiping. But during this time, sabi po, the Lord heard the prayer of Hannah. Sa pagbalik nila Hannah ngayon, siya po ay nagdadalang tauna. Women of faith experience God's provision. Minsan nagugulat kayo bilang nanay, and I hold nanay to the highest esteem, yung mga single parent po. Marami pong nanay. Forgive me for being emotional. Na dinadalawa ang katawan, nanay na, tatay pa, dahil sa mga sitwasyon at circumstances. Hindi talaga madali magpalaki ng anak ng single-handedly. That was nanay before. Kailangan palakihin ko. But I relied on God's provision. Tulad po ni Hannah, instead na pumunta siya kung saan, instead na kung ano ang gawin niya, nanalangin siya, and God answered her prayers. Nanay, sabi nga ni Ma'am Shi, isa sa nakakabigat ng pakiramdam mo ay kapag dumarating sa pintuan si Judith. Yung Judith na yan, hindi naman naliligaw. Kung bakit hindi ko man ibinigay ang address ko, alam puntahan yung bahay ko. Kahit natutulog ka, dumarating yung Judith na yan. And what can I do? Naibigay ko na yung permanent address ko sa kanya. But there is one God na pwede kong lapitan. Pwede kong iwagayway yung papel na nakasingit sa pinto namin na nagsasabing for this connection. Lord, you are my Jehovah Jireh. Sa gitna ng pagpapalaki ng mga anak, sa gitna ng pagsisikap na mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak, our provision like Hannah comes from the Lord. Hindi ito nanggagaling sa paghanap ng isa pang pagkakakitaan, na hindi ka hahanap ng isang semi-god, demigod sa buhay mo, na iniisip mong can supply kung ano yung kailangan mo. Only God is the true supplier of our needs. Sabi nga ni Paul, and my God will supply all your needs according to His riches in Christ Jesus. Gaano kalaking kayamanan yun na pwede nating itap through faith and prayers in faith. Hannah came to the Lord kneeling down in prayers for a son, and when she came back, she is bursting in pregnancy. Tinugon ng Panginoon. Ang tunay na ina, sa kagipitan man, sa kahirapan man ng kabuhayan, ay marunong tumingin sa Diyos bilang provider. Amen. Isa sa masakit na dahilan bakit hindi naghihiwalay ang mga mag-asawa sa kabila ng ang pangit na ng sitwasyon. Although I do not recommend na maghiwalay kayo or ano pa man, pero isa sa common na sinasabi sa akin ng mga, bakit tinitiis mo yan? Binubugbog ka, minamaltrato ka, wala na respeto sa iyo, wala na nga yung pagmamahal, wala pa yung respeto. Alam niyo po ang laging sagot, wala pong magpapakain ng mga anak ko. Nanay, wake up. Wake up. Hindi mo kailangang maliitin ang sarili mo. Hindi mo kailangang magmukhang kawawa
para lang pakainin ka. Mayroon kang Diyos sa langit na kaya kang pakainin. Binigyan ka, sinangkapan ka ng talino, ng maayos na pangangatawan, na kung gagamitin mo lamang sa tama, kaya mo rin sa pamamagitan ng Diyos na buhayin ang iyong anak. Not at the expense of your dignity. Do not be this, do not come to an agreement na papayag kang madisrespect dahil lamang sa konting biyaya. God can provide you. Trust Him. I'm not saying hiwalayan mo. I am telling you lang, gamitin mo yung ibinigay sa'yo ng Diyos. Ako po, may kilala ako sa na mga nanay sa sipag. Kahit magtahi lang ng botones, well-provided na sila ng mga asawa nila. Pero nais pa rin nilang merong magawa. For the simple reason, alam niyo bakit? Gusto niya may sarili siyang tights sa Lord na galing sa sarili niyang pagod, nananahi siya ng botones. Yung itutulog niya, ibobotones niya para pag nagkaroon siya, magkano lang, magkano sa isang linggo, baka wala pang 500, meron siyang itatights sa Lord galing sa kanya. Hello? Provision comes from God. You only had to tap what God has given you, nanay. Hindi tayo nilika. Sabi nga, we are to be the heads, not the tails. Hindi tayo tagahingi. Tayo ay tagabigay. Amen. Hindi naman ako galit. Nalulungkot lang po ako. Kapag pumapayag tayong tapak-tapakan tayo sa konting sahod. Alipin na alipin tayo. Huwag ka pumunta sa church. Alam mo, may trabaho ko. Diba? Takot na takot ka. Kasi baka ka hindi bigyan ng pera. Nakakalimutan mo ba na ang nagbibigay ng lakas dun sa asawa mo para magtrabaho ay ang Diyos na dinadasalan mo? Amen. I'm not telling you na stay independent. Sabi ng Lord, be submissive. Diba? Be submissive. Pero alam mo dapat kung ano yung demarcation, alam mo dapat yung limitasyon ng pagiging submissive. Kung ito ay maghihiwalay na sa iyong Diyos, nanay, mag-isip ka. Nakatingin ng mga anak mo sa iyo. When you allow people to disrespect you dahil nakatingin ka lamang doon sa kaya nilang ibigay sa iyo, ang una mong tinatapakan ay ang karangalan ng iyong anak. Why don't you look up to Him who is able to provide? Why don't you look up to your Jehovah Jireh for your provision? Kaysa nagmamarites ka, try to find ways para yung problema mo sa pangangailangan mo ay galing sa Diyos at hindi sa pagtapak ng tao sa'yo. Amen? First, a role model for a mother is a mother who is a praying mother. Second, the role model of a mother like Hannah, ang kanyang provision comes from God. Amen. Wala naman siguro sa atin na walang kamay at walang paa. Pero isipin nyo si Nick Bujik, walang kamay, walang paa, nagagamit pa ng Diyos. Amen. Meron nga po eh, kahit magtinda-tinda lang ng candy. Naalala ko dati, yan si Grace, magluluto yan ng mga kakanin. Tapos i-online niya para matulungan yung kanyang asawa. Tapos i-deliver niya. Ang ganda-ganda po ng kanyang promo. Whether you like it or you like it, you have to like it. Ganun kagaling magtinda si Ate Grace. Bili na po kayo, whether you like it, you have to like it. Because you will like it, no? Sana mayroon tayong ganong mentality. Lord, kapos, turuan mo ko, Lord, na gamitin ang resources, ang talino na ibinigay mo sa akin. Kaysa nakahiga ka lang at hinihintay mo dumating yung asawa mo na pagdating ay gagawin kang parang katulong sa konting sahod, have some respect and dignity. Kahit na magtahi ka lang ng botones tulad ng kilala kong bata.
may dignity siya. Ito po, Nay, galing po ito sa akin. Nay, hindi ko po ito hiningi. Galing po ito sa akin. Ang sarap-sarap ng pakiramdam na yun. Your provision as a mother comes from God. It's not wrong na ang iyong asawa ay nagbibigay ng panggastos, obligasyon niya yun. But on your part, magkaroon ka din ng integridad to be a partner. Di ko po alam ang financial setup niyo, nila mami, nila mamshi, nila papshi. But I do believe na dalawa silang nagtatrabaho. They had their own set of principles regarding economic issues, no? Tayo po, isa lang lagi ang ating isipin. Whatever we need, we can ask God for it. Amen? Amen po? Nothing is too difficult for the Lord kung tayo lang ay magtitiwala. So that's it. Meron na kayong dalawang pamantayan. Meron na kayong dalawang gagamitin. Kung paano natin haharapin ang pagiging role model ng isang ina. The next one, sa kwento ni Hannah, alam natin kung ano ang kanyang ginawa. Nang siya ay magdalang tao na, she made a promise to the Lord. Amen. So the third characteristic ng isang role model ng isang pagiging ina, a woman of faith excel at keeping their promises. Alam niyo po si Hannah, alam natin ang kwento. Di siya nagkaanak. Tiniis niya yung sitwasyon niya kay Elkanah at kay Phinehas. At siya ay dumulog sa Diyos sa panalangin, marugdob na panalangin. At ang tapat nating Panginoon ay dininig ang kanyang panalangin. At siya ay nagkaroon ng pagkakataong magdalang tao. While in the womb, nangako si Hannah sa kanyang Diyos na i-dedicate niya. Hindi lamang niya ihahandog tulad ng ginagawa natin sa church, kundi ipagagamit niya ang kanyang sanggol sa ating Panginoon. In the service for the glory of God. Sipin ninyo, ngayon pa lang siya magkakaanak. Kumbaga ngayon pa lamang siya makakabawi kay Phinehas. Oh, meron na din akong anak. Ngayon pa lamang niya maipakikita sa mundo, hindi ako useless, hindi ako isin, I am not a curse because I am no longer barren. But what she has in mind, from God to whom it came from, ibabalik niya ito sa kanyang Panginoon. And she kept the promise. In verses 21 to 28, makikita ninyo kung ano yung promise na ginawa ni Hannah. Hindi niya ito, no razor shall come upon his head. Kanya isa siyang Nazarite. Yeah, naalala ko tuloy yung Church of the Nazarene natin, the Covenas, no? Hindi niya ipina-razor at hindi niya pinatikim ng ano pa mang fermented ang kanyang anak. Amen. To think na ang batang ito ay kanya. Now she is making a promise na ito ay ipagagamit ko sa iyo. Naalala ko yung kwento ng isang ina, meron siyang anak, tatlo. Sabi niya, itong panganay ko na to, gwapong-gwapo ito. Paglaki mo, magiging artista. Gwapo ka, maraming mai-inlove sa'yo. Yung pangalawang anak niya, babae, matalino. Sabi niya, ikaw, magiging judge ka, magiging abogado ka, kasi matalino ka. Yung bunso niya, dahil medyo inabot na ng kawalan, siguro na nagbubuntis si nanay, hindi niya nakain yung gusto niyang manggang hilaw na kulay asul. O, medyo nabansot si anak at medyo napaglihan niya ay hindi si Piolo, si Empoy. Na medyo kakaiba ang dating, no? Sabi niya, at ito ka! Itong ikaw yung bunso! Tinignan niya, sinisipat niya. O sige, tal, hindi ka naman masyadong gwapo. Hindi ka rin masyadong matalino. Magpastor ka na lang. See? Minsan tayo ganun. We choose the best for ourselves. Amen. This is just an illustration, nanay. We choose the best for ourselves.
and we leave out the not so good for the Lord. Maraming ulit yan. Mga anak, alam natin mga nanay kung ano yung kakayahan ng ating anak. Instead of pushing them para maging kagamit-gamit sa Lord, wala. Minsan tayo pa nag-aalibay na kundi po siya pwede ngayon kasi may ginagawa po siya. Amen? Is this hurting? Yeah, it is. But it is true. Minsan tayo yung nagiging dahilan para lumakas ang loob ng mga anak natin na hindi muna magsimba. O sige, ako nang bahala kay Pastora, sabihin ko na lamang hindi ka pwede. Amen. Here is Hannah, the one and only first, the first son na ibinigay sa kanya, na pwede niyang gamiting akin kasi this is my treasure, this is my gift from God. Pero ano ang sabi niya? Lord, itong anak kong ito, ipagagamit ko sa iyo. And alam natin ang kwento, nang maawat na sa pagdede ang kanyang anak, iniwan niya na ito sa templo para hasain, para maging lingkod ng Panginoon. I praise God. Indeed, I praise God sa buhay ni Pastora Ellen. How she prayed for a son na magagamit ng Panginoon. And the Lord gave her Pastor Kiko. Ipinanalangin upang magamit at ipagamit sa kaharian ng Panginoon. Tayo mga nanay, it is our divine duty to raise up children for the glory of God. Minsan kasi tayo, itong anak ko paglaki to, itong mag-aawin sa akin sa hirap. Ito, itong anak ko na to, paglaki nito, eh, magiging Miss Universe to, makakapunta na ako sa ibang bansa. Minsan ganun ang pananaw natin. But not Hannah. She promised and she kept her promise. Kapag dedication, inihahandog ang mga bata sa simbahan, ay sinasabi natin na palalakihin ko ito ng ayon sa kwento, sa pag-aral ng salita. Pero kapag lumalaki na yung bata, unti-unti, dinalalayo na sa Panginoon. Nasaan na yung nanay? Nasaan na yung nangako na ang anak niyang ito ay inihahandog niya sa Diyos na kanyang Panginoon. Mother's Day is such a beautiful day for mothers who are blessed to have children kahit hindi galing sa iyong sinapupunan. You are blessed kapag dahil ikaw ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na magpalaki ng kanyang lingkod. Is your child. The promise you had given your God. Lord, yung anak ko, iaalay ko sa iyo. Ipagagamit ko sa iyo. A role model for a motherhood. We saw the circumstances, the parameter of the life of Hannah. Sa gitna ng kanyang napakahirap na sitwasyon, she still trusted God. She prayed to the Lord na makatawid siya doon sa kanyang kawalan ng sanggol. She prayed and then she kept on calling unto the name of the Lord. At nang tuparin niyo ng Panginoon, she took the provision as something from God. And lastly, she kept her promise. Bago po ako magwakas sa umagang ito, lagi po akong babalik at babalik. Kahit anong taon po ninyo ako masalubong, kahit sa platform niyo po ako marinig kapag malapit na ang araw ng mga ina, ibabalik ko kayo at babalik ako lagi sa Kalbaryo.
sa gitna ng hirap ng Panginoon, sa gitna ng init ng araw, sugat, kuro ng tinig, konti na lang ang hininga niya. Ginala niya ang kanyang mata. Meron siyang hinanap. Alam niyo kung sino yun? Ang kanyang ina sa laman, si Maria. Ito yung tunay na pagpapakita ng pagmamahal sa isang ina. Hindi sa panahong masaya siya, hindi sa panahong mayaman siya, hindi sa panahong nagdiriwang siya, sa panahong malapit na siyang mamatay, sa panahong siya ay sugatan, sa panahong siya ay naghihirap, ang una niyang inalala, ang una niyang inisip dahil maiiwan niya ay ang kanyang ina. Jesus made sure somebody is going to take care of her mom. The ultimate showcase of a love ng isang anak sa kanyang ina. We are all Christians. We are all expected to showcase the love na ipinakita ng Panginoong Jesus para sa kanya. Ang pagmamahal sa ating magulang ay hindi natutuldukan ng kamatayan. Ang pagmamahal sa ating magulang ay hindi depende sa ating estado. Walang time limit na when you get old, you can stop loving and caring for your mothers. There's no such thing. But I have something for you. I guarantee that God gave even before Jesus came to this world. The fourth commandment, honor your mother and father, and I will give you a long and abundant life. Mothers, hold on to being the mother to your children. Children, keep on holding on to pattern the love of Christ as you love your mother. I'll end with a true story. Ito ay kwento noong panahon ng Holocaust. Alam po ninyo ito. Yung ang mga Hudyo po ay kinuha ng mga Germans at sila po ay sinusunog. They were incinerated. Sinusunog sila. Pero bago po sila sunugin, ay merong isang rule. Hanggat nakakapagtrabaho ka, you will live. As long as you work, you will live. So nasa isang kampamento sila, pamilya, habang kaya mo pang magtrabaho, hindi ka nila susunugin, hindi ka nila papatayin. So merong isang pamilya rin. Ang kanyang anak, ang kanyang si Rosenberg. His name is Rosenberg. Solomon Rosenberg. Ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak ay napabilang sa concentration camp ng mga Nazis. And since may rule, kapag mahina ka na at di ka ng papagtatrabaho, you're bound to die. Susunugin ka, papatay. One day, ay nakita niya yung kanyang anak na lalaki. Sabi niya, bakit ka malungkot? Yung panganay. Kasi po, may sakit si bunso. Mahina na po si bunso. So alam na nagtatay kung ano ang mangyayari. Sabi niya, nasaan ang iyong nanay? Kasi po, nang dumating po yung mga sundalo para kunin si bunso, umiyak po nang umiyak si bunso. Si nanay po, kinarga si bunso at sumama sa mga sundalo. Nanay, hanggang dulo, nanay na nagmahal sa kanyang anak.
Ikaw yun. Ikaw yun. Nanay sa lahat ng panahon. Di man kita isinilang, nanay ka pa rin. Nanay mo pa rin ako. Na pwede mong takbuhan at pwede mong asahan. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na saluduhan ang aking bunsong anak na si Vanessa. Pinadala ko po kay Ma'am Shea ang kanyang larawan. Siya po yung aking bunso. Tatlo ang aking anak. Si John, ang aking anak sa laman ay tatlo. Si John ang panganay. Ang pangalawa ay ang kasama ko sa bahay, isang guro, si Duday ko. Na lahat ng kulit ko ay kaya niyang tiisin. Lahat ng kapritso ko habang kaya niya pagbibigyan niya. Siya ay may dalawang anak, ang isa ay nakatapos na at ang isa ay yung nagdibukang pailan lang. Pero meron akong bunso, si Ness, si Vanessa ko. Dahil pareho silang Y chromosome ng kanyang kabyak na si June, lahat ng kanyang magiging anak kapag lalaki ay magkakaroon ng depekto mentally. Ang aking unsoy o si Lopi na lagi niyong naririnig ay mayroong cerebral palsy. Meron siyang epilepsy. Meron siyang left cleft and palate. Di siya pwedeng tumayo. Di siya nakakakilala. Di siya pwedeng magsalita. Sabi ng doktor, para siyang gulay. Pero mapalad kami kasi nakakaupo siya. Yung ikalawang niyang anak ay si Joaquin. Sa habag at biyaya ng Diyos ay nalagpasan ang pagiging ADHD. At ngayon ay namumuhay ng normal na sa senior high. Ngunit ang kanyang bunso, si Jaden, ay mayroong severe autism. Siya po yung kung ano yung maisipan niya. Di siya nagsasalita. Di rin po siya nakakaunawa. And through this all, being a nanay to these three sons, ang bunso ko po, never siyang tumakbo sa akin para sabihin, alagaan mo yung mga anak ko. Never siyang nagsabi, mawalang gatas sa mga anak ko. Even during those times na wala silang trabaho ni June. Never siyang dumaing o nainggit, ma bakit si ate ko, si kuya ko. But through this pain, through these circumstances, until this very moment, siya yung aking bunso who takes motherhood with pride and dignity, with love and joy. Maraming nanay, kabilang ako. But none can compare sa pagmamahal at pagiging ina ng aking si Vanessa. I'm so proud to be the nanay ng aking Vanessa. Happy Mother's Day sa inyong lahat. The Lord bless you. Thank you. What a story. Yeah, nakita ko nga yung picture na buksan ko na. Opo. At sabi ko, parang ambigat, pero you know, being a mother, yung love niya sa kanyang mga anak, di man ako nagkaroon ng mga biological children, but I know the feeling of being a mother. Yeah. I know. Mm-hmm. Mayroon din po akong adopted. Ah, mayroon din. Meron po. At yung adopted ko, nag-uwi po siya ng isa pang adopted niya. At kasalukuyang buntis pa yung adopted niya. But through it all, I'm still thankful to the Lord that I became a mother. Amen. Sa adopted ko at sa biological ko. And to my Duday, I love you kasi kaya mo kong tiisin. Sabi mo nga, hanggang dulo pa tayong dalawa. Opo, hirap niyang mag-alaga sa akin. Makulit na po kasi ko.
Opo, mahirap na hirap na yung duday ko. Nag-aalagaan ako. Pero yung bunso ko, kahit po kasya na lang yung pera niya sa tatlong anak niya, lagi yung may paraan para iparamdam sa akin. I'm special. I'm her queen. She calls me her queen. Oh, so sweet. Now po, she calls me her queen. So, ako speechless. Speechless talaga. I mean, ang masasabi ko lang talaga doon sa storya ninyo ay parang isang movie, ano? Opo. It's so dramatic, emotional. Meron din tayong mga nanay din na ganyan din ang dinadanas sa ngayon. In spite of sa kahirapan ng buhay ngayon natin, ano? Tinitiis nila na hindi na sila kumain. Basta opo, yung kanilang, yung para sa kanila, ibibigay na lang doon sa kanilang mga anak. And dito sa iRadio, marami akong nakikita. Kahit na physically hindi ko nakikita, nararamdaman ko silang lahat na yung kanilang needs na kailangan nila na palakasin, malakihin yung kanilang mga anak. Kaya nung kanina nagkukwento kayo, Mami, umiikot yung aking isip na doon sa kwento niyo at sa mga buhay ng mga ating mga viewers, lalo dito sa iRadio, 95% dito, puro mga nanay. Oh. Puro mga nanay nandito. At yung mga tatay, nandiyan dyan lang yan sa tabi. Oh. Nakikinig lang yan dyan. Pero I'm hoping sa mga tatay na nakikinig ngayon, siyempre, pasalamatan natin sila dahil sila yung haligi ng ating ng bahay. Sila yung, kumbaga, sila yung talagang gumagawa lahat ng trabaho sa bahay. Napakahirap. Sabi mo nga, Mami, yan ay mga manggagawa na walang sweldo. Na hindi sumusweldo. Hmm. Kung ano na lang iaabot sa kanila ng kanilang asawa, ayun na lang ang pagkakasyahin pa. Eh, kulang pa. Ano? Talagang napakahirap. Kaya ako saludo sa mga nanay, mga dakilang nanay sa buong mundo. Kayo po ay talagang bigay ng Panginoon para sa aming mga tatay na kaagapay namin sa araw-araw ng aming buhay. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Sige po, as we pray, magpipresent ka na ako manalangin. Mapalad po tayong mga nanay na nandyan ang ating mga anak. Maaring hindi natin kasama sa bahay, pero they are just a call away, or maaring nasa probinsya, pero reachable pa. Mm. Diba? Kung bumiyahe ka lang, makakasama mo sila. Pero may mga nanay po na hindi kasing palad natin. Sila po yung mga nasa ibang bansa. Oh, yeah. Tinitiis yung lungkot, tinitiis yung mga amo para sa kukunting, hindi ko konti, para sa malaking pangarap para sa kanilang mga anak. Handa nilang tiisin ang hirap. Kasama sa ating ipapanalangin ay ang mga ina na nasa mga kulungan. Wala tayo sa katayuan, sila ay husgahan. Ngunit, madadama natin ang bigat ng kanilang mga puso kapag sila ay dinalaw at aalis yung mga anak nila, ilang oras lang makakasama. Nang walang katiyakan kung kailan nila muling pwedeng yakapin. Yung iba sa kanila, sanggol ng iwan ng anak. Sa haba ng pagkakakulong ay lumalaki ang kanilang anak ng walang ban. Mga tatay na tumatay yung nanay, mga biyudo na naiwanan ng maliliit na anak, na hindi napag-aralan kung paano magpalaki, ngunit kailangan pasukin ang sitwasyon at akuin ang pagiging nanay. Mga nanay na iniwan sa Home for the Aged, matapos maubos ang lakas, ngayon ay iniaasa na lamang sa pamahalaan o sa mga volunteer ang mag-aasikaso. Higit tayong mapalad dahil andyan ang ating kabyak, andyan ang ating anak. Pero itong mga nanay na ito,
they still remain to be mother sa kanilang mga anak. Let's pray. Let's pray for the women, the mothers in jail, the OFW mothers, the fathers who are taking care of their children in the absence of their mothers, and the mothers who are left out in the shelters for aging. Lord, thank you. Thank you for the privilege of being a mother. Maaaring sinilang, maaaring hindi salaman. Mga anak sa spirito, mga anak na inari ko bilang akin. Salamat Lord doon sa napakalaking pag-ibig mo na ginagamit naming halimbawa kung paano ka po ng mga social worker, mga volunteer na mag-aalaga sa mga nanay na nasa home for the aged. Not by flesh, but by spirit. Lord, I personally pray for all my children in faith. You know them one by one. Take care of my children in faith, Lord. May they find you as the true source of the genuine love that we all desire. Bless the mothers of the world, Lord. Bless the Christian mothers. Bless the unchurched mothers. Bless those mothers who have a deep desire to know you more and more. Use us from a mother to a mother that we may point them to the true source of salvation, that is you, our Lord Jesus Christ. We give you glory and honor. In Jesus' mighty name, we all agree and say, Amen. 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 Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, pa. Yeah. We'll see you Saturday, Jan. Friday naman dito. Yung ating celebration. Yeah. At okay. Atang mayroong hinanda ata yung ating mga viewers. Oh, nawala na si Mama. Na ano, yung may presentation ata si Mama. Ba, meron? Ay, parang naririnig ko na may mga may mga rumor. Alam mo ba, na yung, rumor? Oo. kaya nga, abangan natin yan sa, ano, sa itong Friday na ito. Yeah. Bali, Saturday naman dyan sa kanila. Oh, tama-tama, walang pasok yung mga iba dyan. Oh, Saturday. Beno, we have to go and thank you sa inyong lahat. Talagang, ang ganda kasi yung kwento ni Mami Ploser eh, na para kung nanonood ng movie habang nagkukwento siya. Emotionally, pati yung kanyang boses talagang ano, hypertensive yung kanyang pagkakaano ng mga kwento niya. Parang nandoon ka sa loob ng eksena. No? So, sa mga nanay, maraming maraming salamat po sa inyo. Kayo po talaga ang the best talagang likha ng ating Panginoon. Again, sa lahat ng mga nanay, saludo po ako sa inyo. At syempre, ang ating mga personal, mga sarili natin, mga magulang, mami ko, madalas ako niyang pinanonood sa replay, hindi siya makapasok dito sa, ano, sa ating, sa wala daw kasi siyang notification. But anyway, ma, pag nanonood ka, Happy Mother's Day sa inyo. Yes, Mami. At sa inyong lahat dyan, maraming maraming salamat po. Kami po yung magpapaalam na again, see you tomorrow. At yung mga hindi pa nakapagpapadala ng inyong mga entries, yung mga greetings ninyo. Last day na bukas. Last day bukas para sa mga nanay. Kasi ayusin. Yan. Kasi isang araw na gagawin ni, ano yan, ng ating editor. editor natin. Yeah. Meron doon editor. At syempre, yung mga liham ninyo at saka or yung mga pictures ninyo, please pakidala ninyo. For the sake of our mothers, gawin po natin to once in a year. Maraming maraming salamat po. Until tomorrow, ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Alam po natin, iisa lang ang nanay natin sa mundong ito. Servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio. Naglilingkod sa sambayanang Pilipino.